Magandang araw, Pilipinas. Nandito na naman tayo sa noinsidegadget.blogspot.com. Kita nyo rito, order sa Lazada. Mga 16 gig memory card na SanDisk Ultra SDHC. Marami ito. Papakita ko sa inyo kung bakit ko dinilog ito para malaman nyo kung true or fake storage ang mga ito gamit ang tools ng low-level format at fake plus tool. Yung 16 gig, na-test ko na ito. Nakapag-test na ako ng dalawa nito at success naman siya sa fake plus tool at sa low-level format tool na ang resulta nito ay okay siya. Okay siya. Tunay ang storage niya. True storage siya. Ang itsura nito, 16 gig na to ay ganito. 80 Mbps, 16 gig. Mayroon siyang tatak na SanDisk memory zone up sa taas. At wala siyang kasamang adapter. Ganito siya, ganyan harapan niya. Na medyo nakapaling, na medyo nakabaon yung pinakang plastic. At ang likuran niya, na silyado talaga siya. Na meron siyang serial number. Yun. Gusto nyo malaman ang resulta ng test nito, tingnan nyo lang doon sa vlogs ko. Naroon na yung pinakang result ng fake plus tool at format factory. Ang gamit kong pan-test storage ay ito. Fake plus tool at hard disk low level format tool. Yan dalawang yan, yun ang magpapakita kung tunay o peke ang storage niya. Sa ngayon, itong gantong klaseng SanDisk, na-test ko na. Ito lang ang natitira kasi nabili na yung iba. Pero na-test ito na okay. At ang sumunod, 32 gig na Ultra SDHC din. Pagaya na 16 gig, Ultra SDHC rin na may pangalang A1 for faster mobile app performance na may speed na 100 Mbps, 32 gig. At ang likuran niya ay parehas nung nasa 16 gig. Tapos ko na rin i-unbox to at i-test na naroon din sa vlogs ko. Puntahan nyo lang yung noinsidegadget.blogspot.com na naroon na rin ang resulta kung ano kinalabasan. True or fake storage result nito. Ang result nito ay okay din. Pumasa siya sa true storage. Tunay din ang storage niya. Hindi siya peke. Ang itsura nito, nakapahalang. Meron siyang kasamang adapter. Hindi kagaya ng 16 gig na walang kasamang adapter. Ito, may kasama siyang adapter. Na kung pagmamasdan ang adapter nito, medyo makapal. Hindi kagaya nung hindi ko na binilag yun. Medyo peke kasi kinalabasan nun. Yung 32 gig niya is almost 8 gig lang. Hindi nakapasa sa 32 gig test. Karaniwan, pag nag-test ka ng memory card at pinormat mo na sa PAT system, ang 32 gig karamihan ay 28 or 29 gig lang. Okay po yun, wala pong problema ron. Dahil yung pong ibang gig nun ay kinakain po ng PAT system para pinakang volume storage niya. Kaya wag lang siyang maging 32 gig mo, 8 gig lang o 6 gig lang. Yun ang fake ang pagiging storage niya. Malalaman nyo rin kung anong kalagahan ng anong resulta sa phone kung ikaw ay may fake storage at tunay na storage. Ngayon, ang i-unbox natin ngayon ay ang 64 gig. Hindi pa natin na-test to. May A1 for faster mobile performance. Meron din siyang adapter. Ganito pagkakaitsura ng pagiging SanDisk niya. Asil na naka ganito ang itsura. Hindi siya nakatayo at nakasil talaga. At ang likodan nito, apps. Meron siyang app sa Google Play. Okay. Buksan na natin at para malaman natin kung tunay o fake ang storage ito gamit ang fake plus test at hard disk low level format tool. Ito yung pinakang 64 gig. Ganito itsura niya. Medyo
mas sharp ang kulay niya at ang likod niya. Gamit ang card reader, sasaksak ang PC at malaman natin kung okay siya. Ito na siya, binasa siya as in this app. Bumuksan natin, wala siyang laman at ang laki niya ay 60.3 gig. Ibig sabihin yan 60.3 gig, nasa total niya ay 64 gig. 60.3 gig na lang siya kasi gumamit siya ng patatertu system. Normal lang yan, that is normal. Ang itetest natin dito itong 60.3 gig, kung okay totoong 60.3 gig siya. Makikita natin dito ay ang generic mass storage sa drive app, USB. At i-continue natin, i-select natin yan. Makita natin 64.86 gig. Okay, continue natin. Buburahin itong lahat, pati partition. Ibig sabihin, kukunin ng pinakang no level format tool yung pinakang 64 gig nya. Walang pat system, buburahin pati pat system. Kasi pag normal format lang, yung pat system nandun pa. Ito, low level, ibig sabihin, i-deep format niya yung gagawin niyang raw file, memory card na to. 64.86, gagawin niya 64, tatanggalin niya lahat. Meron siyang 126 sectors. After natin na i-format sa hard disk low level format tool, hindi mo siya magagamit. You need mo siyang format this para magmalama kung para magkaroon siya ng system file para magamit mo. Subukan naman natin ang fake plus test. Dito natin malalaman kung tunay ang pagiging storage niya. Dito, nasubukan natin yung kabuuan talaga ng disk niya. Na siya ay 64.86 gig, na magiging 60 gig na lang kasi yung 4 gig ay kukunin niya as in cuts file para sa patch system. Subukan natin kung yung 60.84 gig ay tunay gamit ang fake flash tool. Many fake SD card and USB flash drive are made to deceive you. Example, 32 gig card may contain only 4 gig of memory. See, yan yung fake flash. Quick test, fastest and best. This test check the drive and reports the true capacity. It will report you your drive is a fake or not. Note this as a destructive test and you will lose all your files. Okay, proceed tayo. Ito siya, select natin. Quick test, drive to 60.4 gig, iyan ang itetest niya. Hindi kasama yung patch system kasi ito yung pinakang storage dito masi-save yung mga file. Wait lang natin, medyo matagal yan kahit naka-quick test tayo. Naluto na yung sinain ko, hindi pa tapos. Be patient lang talaga tayo, antayin lang natin talaga. After test ng ito, ni screenshot ko na lang to gamit ang text document. Ayan. Kasi matagal talagang fake plus test. Ang naging result nito ay 31 gig lang. Failed siya sa test. Ayan. Device has duplicate or bad luck. Recommended maximum usable partition size is 31.6 MB, approximately last good sector is 64. Kalahati lang. Okay guys, dito sa tatlong order nating puro SanDisk memory card, ito nakapagdasa tayo at okay naman ito. True storage dito 16 gig, at itong 32 gig, limang piraso ito, nabili na yung dalawa. Sa 64 gig kaya binidyo ko na para makita natin talagang palpak siya. Sa ngayon
nilow level format ko siya gamit ang slow pull. Medyo matagal lalo ito at para lumabas na ang tunay na storage niya para magamit. Nasa 64 sector lang talaga matino sa kanya. Ibig sabihin peak yung ano, yung natitirang another 60 sector, 60K sector, peak talaga. 126 sector, 64 sector lang ang matino. Sa ngayon, ayan, nung dinip format ko siya, hindi ko ginamitan ng quick format. May error kagad siyang dumating pagdating nung 6% kanina. Dalawang tools ang ginamit natin, talagang hindi ko na sasabihin kung saan store natin binili. Kasi para hindi nyo na mapuntahan. Pero sa Lazada rin, para sa protection na rin ng mga store doon. Itong tatlo, ilalagay natin sa link kung saan store galing to. At ito ay matino talaga. Okay to. Hindi may ito eh. Yung dalawa, na-test natin. Okay to. Wala tayong video nito. Gawa ng screenshot lang. Parehas din naman ang ginawa natin dito sa 64 gig. Pero karamihan 32 gig eh. Okay naman. At itong 16 gig, mas lalong okay to. Okay lahat to. Nasa vlogs din yung result test nito. At naroon na rin yung store kung saan nyo makukuha ang link nito. Okay guys. Salamat sa panonood at subscribe lang tayo sa knowinsidegadget.blogspot.com. Subscribe na rin kayo sa YouTube at makakakuha kayo ng mga latest videos na magkakaroon kayo ng impormasyon at reference. Visit knowinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe.